Today and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, ito, share ko naman sa inyo yung mga house plants pala. Ito, ngayon ko lang din siya nabasa, ngayon ko lang din siya nalaman. Ito yung mga house plants na maaaring makapagpababa or makatulong para at least ma-lower down daw, siguro kahit konti, yung temperature sa loob ng ating bahay. So parang ito yung magiging parang natural air conditioning natin. Hindi man air conditioning kasi pagka aircon, ano yan eh, nakakapagpalamig talaga. Pero at least kung halimbawa medyo mainit sa loob ng bahay natin, ito daw yung pala yung mga halaman na best at makakatulong para mapababa yung temperatura na yan. Bago po tayo magsimula, konting announcement po muna. Sa darating na po pala na October 30, 31 at saka November 1 ay magkakaroon ng 3-day sale sa Iba Garden. Yan po yung kung nasaan located yung aming garden shop. O kung free po kayo, visit nyo lamang po dahil hindi lamang po Greenyard yung mag-sale kundi yung buong garden center. O magkita-kita na lang po tayo sa darating na pecha na yan. 3-day sale po sa Iba Garden. At ayan, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito dito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga, ito yung mga list ng mga halaman. Iisa-isahin natin sila at bibigyan natin sila ng paliwanag. At saka yan, although hindi naman summer ngayon, pero may mga pagkakataon pa rin talaga na medyo mainit eh. Kaya sa tingin ko, wala namang pinipiling panahon kasi nga, yun, tropical country naman tayo. Hindi naman sinabing, although pagkagantong pa-December na January, yan, medyo nalamig na. Pero ito, pwedeng-pwede pa rin natin gamitin or gawin at ilagay or i-display o bilhin para i-display sa loob ng bahay natin. And yan, wala namang mawawala kung ating susubukan. So, unahin na po natin sa ating list itong aloe vera. And ito na nga. So, ang aloe vera, hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang napakarami nating benefits na makukuha dito. At saka isa pa, talagang isa siya sa pinaka-useful na halaman na meron kasi nagagamit siya sa karamihan sa mga products na meron tayo. Tapos, nagagamit din siyang panggamot, herbal plant din itong mga aloe vera. Pero ito, itong nakikita nyo ngayon, ito kasi hybrid na itong aloe vera na to. Although, sa tingin ko ha, hindi naman naging specific kung ano ng aloe vera, pero kasi based doon sa nabasa ko ay itong aloe vera na to yung maraming benefits tayo nakukuha at ito yung kadalasang ginagamit, yung common, which is mas okay kasi yung aloe vera na common mas madaling hanapin at saka mas mura nating mabibili. And ito kasi itong nasa harapan nyo, kaya ako naman siya ipinakita kasi unang-una ngayon ko lang din nalaman na pangalan nito ay yung Christmas Carol pala. Ito pala yung tinatawag na hybrid na kasi ito eh. Kaya ang tawag pala dito, Christmas Carol. And yun nga, itong aloe vera, paano ba siya nakakatulong para i-lower down yung temperature? Ganito pala yung nangyayari dyan, based doon sa nabasa ko. So, kaya niya mag-lower down ng temperature bukod yon sa pag-absorb ng ano niya, ha, ng benzene, ng mga xylene, o ng mga toxic or toxins meron sa air, lalo na sa loob ng bahay natin, ina-absorb din pala niya yung heat na meron dun sa air and then inirelease niya yung bagong oxygen which is nakakatulong para mas maging presko yung hangin na nalalanghap natin. So, yun yung nabasa ko. Kaya yun yung isang magandang advantage o benefits na meron dito sa aloe vera. And ayan, itong aloe vera kahit saan mo din siya ilagay sa loob ng bahay nyo. Siyempre, mas maganda kung halimbawa sa kwarto. Kasi ito din, ay katulad ng snake plants, kaya din niyang mag-release ng oxygen overnight. So, yun yung isang maganda sa kanya. Kaya maganda siya sa bedroom or di kaya naman sa living room. Kung saan, syempre, siguro sa tingin ko, mas tinitigilan natin na spot or space, mas magandang doon natin siya ilagay para at least mas fresh yung air na nalalanghap natin at saka mas nagkukul nga. Yung pala yung reason kung bakit ang kapal niyan yung bawat dahon ng aloe vera. Kasi nga diba, kaya siya ganyang kakapal. Ibig sabihin nga, the more na makapal yung dahon, the less natin siyang kailangang diligin. Yun yung isang rule na dapat alam natin. At isa pa, kasi nga puno siya ng, ano, ng tubig or nakakapag-store siya ng water. And yung tubig na yan, na nasa dahon niya, kapag ka nag-transpire yan, nagre-release siya ng cool moisture sa hangin natin. Kaya at least nakakatulong siya para ma-lower down yung temperature sa isang lugar.
And ang next naman sa ating list ay ito namang Areca Palm, or mas kilala dito na palmera. Etong palmera ay isa siya sa pinaka madaling hanapin na palm dito sa atin. Pinaka mura kasi may mabibili tayo dyan na pagpalagay mo ng 50, 100, 500 or 1,000 pataas. Depende kasi yan kung gaano kaliit, gaano kataas at gaano kakapal yung ano natin, yung mga palmera na magugustuhan natin. Yan, itong palmera, napakaganda nitong pang-display sa bahay. Lalo na kung ano, napapansin ko to sa mga nakikita kong mga living space sa internet. Kapag ka, lalo na pagka white lang yung background mo, tapos may ganto kang kakapal na palmera, yung makapal at malago talaga. Siguro sabihin na natin mga 5 foot, tapos ang kapal niya, ang lago niya, ang dami niyang puno. Ang ganda niyang pang-display sa isang corner ng bahay natin. And yan nga, ang palmera ay isang natural humidifier, natural air purifier. Kasi, mas sa para sa akin ha, mas makapal, mas maganda. Kaya lang, syempre, kung halimbawang kapal at kapal ang pag-uusapan, eh syempre, mas makapal nga or mas malaking halaman, mas kailangan ng mas malaking space. So yan, depende na lang sa space ninyo. Pero syempre, dahil nga mas makapal, mas maraming dahon, mas mabilis or mas malakas, mas madami siyang ma-absorb or ma-i-release na natural air na makakatulong sa atin para mag-cool down or mag-lower down yung temperature sa loob ng isang bahay o sa loob ng isang space. So yan, kung halimbawa gusto nyo mag-redecorate ng inyong mga bahay o gusto nyo bumili ng mga halaman, tamang-tama, ayan, pwede tayong ang palmera kasi madaling hanapin. At sa darating na 3-day sale, pwede tayong bumili nun kung wala pa kayo. And yun, may mabibili tayo, ang liit niyan, may maliit siya na siguro around 1 foot doon sa kaibabaw ng nursery bag, ha? Hindi kasama yung mismong nursery bag. So may mabibili na tayong ganung kaliit lamang. And para sa akin lang, mas gusto ko yung mas makapal. Tapos ilalagay natin siya, sa tingin ko mas maganda siyang ilagay sa isang planter basket. Parang naandoon yung ano niya eh. Kasi ano siya eh, palm siya eh. Parang ano lang siya, parang mas bagay sa kanya para sa tingin ko. And yun nga, kung gagawin natin siyang pan-display, ang laki ng benefits. And bukod dyan, katulad ng karamihan ng mga halaman sa listahan na to, kaya din niya mag-absorb ng toxin sa air. And yun, kaya okay na okay ang palmera sa ating bahay. And ang next naman sa ating list ay ito namang weeping fig. Itong weeping fig, ito meron naman ito sa garden namin, pero parang medyo madalang siya kung ikukumpara mo sa mga ibang halaman na available. And ito kasi parang siguro sa tingin ko madalang din yung naghahanap. At yun nga, kaya ko konti. Pero ito, kapag ka makapal, lush, at mataas, ang ganda nitong pang-display. Kasi nga, ang liliit ng dahon niya, at punong-puno siya ng dahon. Yun yung maganda dito sa mga weeping fig. And kapag ka naaalagaan siya ng husto, pwede siyang lumaki ng hanggang 2 to 3 or even 4 feet yung inilalaki nito. And kung halimbawa sobrang lush niyan, yun yung isang maganda sa mga halaman na maraming dahon at kaya magandang i-display sa loob ng bahay natin. Dahil nga ito, maliliit yung dahon niya pero ang dami at kumpul-kumpul at sa buong halaman nakapalibot siya, yung rate ng transpiration niya ay mas mataas compare mo dun sa mga halaman na let's say kokonti yung dahon. And ano nga ba yung transpiration? And based dun sa nabasa ko, ang transpiration, ito yung isang nangyayari sa halaman wherein yung water na idinidilig natin sa kanila ay inaabsorb ng ugat. Pagkatapos pag-absorb ng ugat, ito naman yung dadaloy papunta naman sa stem hanggang i-distribute ng stem doon sa bawat dahon na kung saan doon naman sa dahon, doon na siya magsisimulang mag-evaporate. Kaya yun yung nai-release na cooler temperature doon sa palibot sa ano natin sa palibot ng halaman at saka doon na rin sa space na pinaglalagyan niya. Yan ay talagang ano ng halaman, ability ng mga halaman 'yan. And lalo na halimbawa, sa init 'yan eh para ma-cool off niya or ma-release niya yung sobrang init na natatanggap niya. Dito sa weeping fig, mas maganda, mas makapal, medyo mas mataas kung malaki din lang din naman yung space niyo ay di mas makapal na yung ating bibilhin or ating kukunin. So 'yun. Parang palmera, di ba? So, at least may options tayo. Kung halimbawa malaki naman yung space natin, pwedeng palmera or pwedeng itong weeping fig. And then, ang alam ko, may variegated nito eh. Bukod sa color green lamang na kulay, meron ding variegated na weeping fig. So, ayan, at least may options tayo. May pamimilian tayo. And next sa list natin, ano pa bang masasabi ko dito sa halaman na to? And isasama ko na rin kasi talagang ang peace lily ay isa sa pinakamaganda or top notch nga eh. Sabi nga ng NASA at saka ng mga university ayon dun sa research na nakita ko
ay top-notch talaga ang piece ni Lee when it comes sa unang-una, syempre, sa pag-decorate sa loob ng bahay natin. Kung titingnan mo, napakasimpleng halaman, pero pag lush at sobrang green, tapos sasamahan mo pa ng mga puting bulaklak itong piece ni Lee, talagang napakaganda sa isang bahay. And bukod pa dyan, napakaganda rin niya at napakabisang air purifier. At dahil nga dyan, sa kapal o sa lash ng, halimbawa, may lash kayo na piece lily. At yun nga, the healthier the leaves, mas maganda kasi mas marami siyang mai-release at maipoproduce na moisture na makakatulong para ma-lower down yung temperature. And hindi naman nabanggit kung kailangan ba or may specific na piece lily. So sa I think, kahit anong variety yan, kasi mas nauuso at mas magandang pang-decorate. Although hindi ko dinidisregard yung original, yung pinaka-ordinary natin na peace lily, yung color green lang. Pero ito kasi yung nauuso talaga. Kita nyo naman kung gaano kaganda kapag ka sobrang kapal, sobrang lush, at labas yung variegation niya, yung kulay puti niya. So ito yung aming variegated peace lily. And bukod dyan, ayan, no, may bagong tamang-tama. Sakto sa ating video, mayroong bagong kabubuka pa lang nito na ano niya, na bulaklak. And yan, ang ating peace lily. At ito ay ang kapal na, oh. At healthy naman yung mga dahon niya. Ito, muntik na siyang mamatay, actually. So yun, hindi lang siya nabigyan ng masyadong atensyon noong nakaraan. Pero noong inalagaan namin siya, noong fertilizer namin siya, at inalagay namin siya sa, siguro, sa tamang spot, isinama namin siya sa karamihan ng mga halaman. Naka-recover talaga yan. And ito pa yung isa. Although itong isang to, makapal. Ayan, may mga bala pa nga ng Nerf gun. Ayan, ayan, ang kapal. Although itong isang to, wala pa siyang bulaklak ngayon. Titingnan ko lang kung meron pa si Ball. Sa tingin ko, wala pa. Ito yung katatanggal ko lang nung lumang bulaklak. Kaya wala pa siguro. Hindi pa ulit nakakapag-provide ng panibago. At ito nga pala, yung in-MSG natin or ginamitan natin ng MSG. Ano sa kanila? Okay sa kanila. Kasi akala ko before, kapag hindi mo siya pwedeng gamitin ng MSG, hindi mo pwedeng gamitin sa mga variegated. Pero sinubukan ko sa mga peace lily, hindi naman eh. Okay naman eh. Mas mabilis kumapal tong mga to, tong variegated ones. Mas mabilis nyo siyang mapaparami. Kaya kung ako sa inyo, isa to sa mga must have talaga na halaman sa atin. Mura na, maganda pa. Kaya kung ako sa inyo, eto na. And ayan, sa darating, eto ha, konting ano lang to, konting idea ng hint. Sa darating na 3-day sale, ang alam ko, may giveaway kami ng mga variegated peace lily, lalo na dun sa mga magpa-purchase. So ayan, meron kayong makukuha na free na peace lily, kaya pumunta na kayo. Kasi ayan, makukuha nyo ng libre. Hindi ko lang alam kung gantong kakapal ha. So hindi ko pa nakikita. Kasi ang pagkakaalam ko na parami talaga ng namin ang husto yung mga peace lily namin. And ito kasi, bago mo naman mapakapal to, ito kasi ano na siya. Bago mo siya mapakapal ng ganito, nagsimula siya sa baby na peace lily. And madali siyang mapakapal at mapalago. At pag naman napakapal at napalago mo na, ayan o. It will take siguro ilang months. And konting pag-aalaga, konting fertilizer, at konting tiyaga, maaabot rin natin to. Pero yan, makakakuha yata tayo ng freebies sa lahat ng bibisita at bibili sa Green Yard. So yan. So yan, nakita nyo, medyo na iba yung pwesto natin. Nahabol tayo ng init eh. Kaya napalipat tayo. And ayun, ang init na. At ito ang susunod naman sa ating list. Ay ito namang spider plant. Ito, hindi rin siya ano. Sa tingin ko, hindi naman siya nawawala. Pero compare mo dun sa mga ibang halaman ngayon, hindi siya nabibigyan ng pansin. Pero ito, isa sa pinaka gustong gusto ko ring halaman. Bukod sa napakadaling alagaan, napakarami ring benefits na pwedeng makuha. Spider plants. Isa to sa pinakamagandang hanging plants na pwede kayong magkaroon. And just like the other plants na nandito sa listahan natin, ganun din siya. Bukod sa kaya mag-purify ng air, ay kaya rin niyang mag-release ng cooler temperature sa ating surroundings. So, sa loob ng ating bahay. And ang kagandaan mo sa kanya, kung halimbawa, naghahanap kayo ng hanging plants dito sa listahan natin, ito yung isa, yung spider plant na pwede nating gamitin or gawin. So yan, perfect na perfect. Although hindi lang siya pang hanging plants kasi pwede naman natin siyang ilagay sa pot na medyo mas mataas kasi mas makapal, mas malago, mas maraming nakalaylay na sungot itong ating spider plant ay mas maganda. Pero ano siya talaga, sa tingin ko mas pang basket siya kung ako yung tatanungin. Pero nasa sa inyo yan, it depends pa rin kung paano nyo i-decorate or kung halimbawa nagre-redecorate nga kayo ng bahay,
And yun, yun yung isa. Ito yung isa sa pinakamaganda. Kasi hindi ito easy to maintain na halaman. Huwag lang natin siyang ilalagay sa direct sunlight. Lalo na yung katanghalian. Kasi masusunog ang dahon niya. Filtered sun lang. Tapos kapag medyo mainit, lagi nating i-check yung soil niya. Kasi mas maganda pa rin na laging moist yung soil niya. Hindi overwatered. Hindi yung soaking wet talaga. Pero hindi siya natutuyo. Hindi yung totally dry. Para ma-maintain yung ganda ng mga dahon niya. At the same time kasi yung ganyang procedure o yung ganyang pagmamonitor sa water, mas napapanatili natin yung ganda ng mga dahon niya kapag ka hindi tayo nag-overwater at nag-underwater. Ang next naman sa ating list ay itong mga rubber tree. So ayan, rubber tree pala kasama din dito. And sa tingin ko kasi member, so kung hindi ako nagkakamali ha, member siya ng Ficus family. Ganon din yung weeping fig. So, pwede na rin sana natin siguro nating isama itong mga feed leaf kasi magkakaano sila eh. Magkaka-family naman sila. And itong rubber tree, ang isang maganda mo sa ganito naman, although hindi ganong kadami yung dahon niya, pero ang lalaki naman ng dahon. So, ibig sabihin pala, the bigger the leaves, na mas marami siyang ma-absorb na unang-una ng mga toxins. Ibig sabihin lang din doon, mas maraming moisture yung kaya niyang i-release pabalik sa atin. So, yun yung isang advantage naman na may bigger leaves. And yun nga, kapag smaller or maliliit lang talaga yung leaves ng mga halaman na meron tayo, as long as lush siya, yung makapal talaga, okay lang din, walang problema. So, ibig sabihin, hindi naman talaga din pala factor kung malaki or maliit yung dahon ng halaman as long as lush dapat. Syempre, mas maraming dahon, mas marami din yung moisture na may i-release nila. And ganoon na rin yung feed leaf. Mabuti na lang, meron akong rubber tree. Meron kaming rubber tree dito. Ang dami, halos lahat ng varieties meron kami. Meron din akong feed leaf fig. Kaya pala pansin ko, dito sa loob ng bahay namin, para na kaming naka-aircon eh. Hindi na kami nagamit ng electric fan. And ang next naman sa ating list, varieties ng aglo. And ito yung pinakamaraming varieties ng halaman na pwede nating makolek. Mapamura man, mapamahal man, maparare man. Ang dami nating makikita. Ito ay isa sa pinaka talagang sasabihin mo ng nagkalat na halaman. Makikita natin everywhere. Kaya naman i-take advantage natin yung varieties na meron. I-groupings natin siya, ilagay natin siya sa napagsamasamahin natin kasi isa rin siya sa pinakamaganda at may pinakamataas na rate ng transpiration. So yun yung isang advantage ng aglonema and wala namang pipiling varieties to. Kaya yun, sa atin, karamihan siguro sa mga plant collector natin, napakarami ng aglo. Yun nga, mapa-rare man. And katulad ng mga ginagawa namin, meron kami dito na isang plant rack lang talaga, puro aglo yan. Local, yung mga unyamani. Pagkatapos, meron din kami sa loob ng bahay, bukod pa sa nasa labas, meron din sa loob yung mga winter propagate natin na naipakita ko na rin sa inyo. And even yung mga nakalagay sa pot, talaga, nagkalat yan or talaga meron kaming nakadisplay sa loob ng bahay. Hanggang sa ano nga eh, hanggang sa CR, meron din kami nakadisplay na aglo. Isang advantage nito, napakaraming varieties at colors ng dahon na pwede niyong pamilihan. Mas maganda, mas lush, mas magaganda yung dahon niya, mas magandang pang-display. At syempre, mas magiging effective siya kung gagamitin natin siyang pang-cool down ng ating bahay. So, yun lamang po and I hope nag-enjoy at nakatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So makita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.